ang isa sa pinakamalaking myths tungkol sa Israel-Palestine conflict ay ang bagay na ito ay nangyayari na sa loob ng ilang siglo. At pinaniniwalaan na ang kaguluhan na ito ay tungkol sa ancient religious hatreds. Ngunit sa katunayan, ang kaguluhan na ito ay tungkol sa dalawang grupo na nagki-claim ng pagmamay-ari sa isang lupain. Hello mga kaibigan! Welcome po muli sa aking channel. Ang iba ay lumipat doon dahil sa religious reasons. Ang iba naman ay political dahil gusto nilang i-claim ang lupain para sa Israel. At ang iba ay sa kadahilanang ang housing dito ay mura na kadalasang sinasubsidize ng Israeli government. Ang ibang settlements ay mga syudad na mayroong libo-libong tao. At ang iba ay maliliit lamang na komunidad sa gitna ng West Bank. Ang mga settlers ay sinusundan ng mga sundalo upang sila ay bantayan. Ang mga lumalaking settlements ang nagpwersa sa mga Palestinians na umalis sa kanilang lupain at maghiwa-hiwalay. Sa maikling panahon, naging napakahirap ng hanap buhay para sa mga Palestinians. At sa mahabang panahon naman dahil sa pagkakahati ng mga lupain ng Palestinian, naging napakahirap para sa kanila ang magkaroon ng isang independent state. Sa ating panahon ngayon, mayroong several hundred thousand na settlers ang nasa occupied territories kahit na illegal ito para sa international communities. By late 1980s, ang Palestinian frustration ay humantong na sa intifada. Ito ay isang Arabic word na nangangahulugang pag-aalsa. Ito ay nagsimula nung una na halos puro protesta at boycotts. Ngunit habang tumatagal, ito ay naging karahasan. Bilang pagtugon, ang Israel ay naglabas ng napakaraming puwersa. Ilang daang Israelis at mahigit 1,000 Palestinians ang nasawi sa unang intifada. Kasabay ng panahon na ito, isang grupo ng Palestinians sa Gaza na kinukonsidera ang PLO bilang too secular at too compromise-minded ang lumikha ng grupong Hamas. Ito ay isang violent extremist group na dedicated sa Israelis' destruction. By early 1990s, malinaw na na kinakailangan ng magkaayos ng mga Israelis at Palestinians. Ang leaders ng bawat panig ay lumagda sa Oslo Accords. Nangangahulugan ito ng isang malaking hakbang. Una, ay baka pagdating ng araw ang mga Israel ay magwi-withdraw na sa mga Palestinian territories at hayaan na itong maging isang independent Palestine. Ang Oslo Accords ang nagtatag ng Palestinian Authority. Layunin nito na bigyan ang mga Palestinians ng kaunting kalayaan na pangasiwaan ang kanilang mga sarili sa iba't ibang lugar. Ang mga hardliners sa magkabilang panig ang tutol sa Oslo Accords. Ang mga miyembro ng Hamas ay nagpapadala ng mga suicide bombers upang isabotahe ang proseso. Ang mga Israeli ay nagprotesta sa mga naganap na peace talks. Tinawag ng mga rallyista si Prime Minister Yitzhak Rabin na isang traidor at miyembro ng Nazi.
Hindi nagtagal matapos nalagdaan ni Rabin ang pangalawang Oslo Accords, isang far-right-hand Israeli ang bumaril sa kanya sa Tel Aviv na kanya namang ikinasawi. Ang mga bayolenteng aksyon na ito ay nagpapakita lamang kung paanong ang mga ekstremis sa magkabilang panig ay nagagawang gumamit ng karahasan para mahadlangan ng kapayapaan. Pinananatili rin nila ang permanenteng iringan para sa total destruction ng kanilang kalaban. Ang mga negosasyon na nangyari upang maihanay ang mga huling detalye para sa kapayapaan ay nagpatuloy ng ilang taon. Isang malaking Camp David Summit ang naganap taong 2000 ngunit walang nangyari at walang nabuong kasunduan. Naniniwala ang mga Palestinians na wala nang darating na kapayapaan. Kaya naman umusbong ang pangalawang Intifada. At ito ay mas bayolente kumpara sa una. Sa mga panahong ito na patuloy na nagaganap sa loob ng ilang taon, nasa humigit kumulang 1,000 Israelis at 3,200 Palestinians na ang nasawi. Ang pangalawang intifada na ito ang talagang nagpabago sa iringan. Ang mga Israelis ay mas naging skeptical o naghinala na ang mga Palestinians ay hindi na kahit kailan tatanggap ng kasunduan para sa kapayapaan. Kaya naman ang Israel ay nagtayo ng kanilang mga walls at checkpoints upang makontrol ang movement ng mga Palestinians. Naiwan ang mga Palestinians sa pakiramdam na ang mga negosasyon at maging ang violence ay hindi na uubra. At sila ay naiwan na lamang na parang bihag na wala ng kinabukasan bilang mga tao. Sa taon din na iyon, ang Israel ay nag-withdraw sa Gaza. Nagkaroon ng kapangyarihan ang Hamas ngunit ang mga ito ay nagkaroon ng maiksing civil war sa Palestinian Authority. Ito ang dahilan kung kaya ang Gaza ay hiniwalay sa West Bank. Inilagay ng Israel ang Gaza sa isang nakakasakal na sitwasyon, kaya naman ang unemployment rate ay tumaas ng 40%. They compared Gaza to a big cage. At ito na nga ang estado ng iringan na alam natin sa ngayon. Sa West Bank, parami ng paraming mga settlements ang kumukubkob sa mga Palestinians. But this is no ordinary housing project. Ang mga ito ang patuloy na nagpoprotesta at gumagawa ng karahasan kahit na ang karamihan ay gusto na lamang ng normal na buhay. Sa Gaza, ang Hamas at iba pang violent groups ay patuloy na nakikidigma sa Israel. Preparation for the next conflict with Israel, handling firearms and physical training. Ang labanan na ito ang kumitil sa maraming buhay ng mga Palestinians, lalo na sa mga sibilyan. The people in Gaza, poor and cut off. Israel doesn't allow them to leave Gaza. Even when it's attacking. Walang nakakaalam kung saan pahahantong ang iringan na ito. Marahil ay pangatlong intifada o kaya naman ay magko-collapse ang Palestinian Authority. Sa panahon natin ngayon na patuloy ang kanilang bakbakan, muli ay maraming inosenteng tao at buhay ang nadamay. At kung ano man ang susunod na mangyayari, ay maaaring magiging mas malala pa. Learn to be what? If we died, there is no need for our education. For some here, this is the goodnight ritual. Salamat pong muli sa panonood at huwag niyo pong kalilimutan na mag-hit ng subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify po kayo sa aking mga bagong upload na videos.